Okay guys, hindi na ako ngayon magpapaligay-ligay pa. Ngayon, ang gusto kong i-share sa inyo ay kung paano to gamitin na analog timer. Ang kanyang brand is Tibin. Tibin SUL181D, made in Germany. Ayan. Guys, ito ngayon yung timer natin. Ayan o, Tibin SUL181D, made in Germany. Ayan o, made in Germany. Ayan. Ito guys na timer natin, analog. Itong kulay blue na to guys, yan ang manual na pinupos para makapag-set tayo ng time sa anong gusto natin. Kung makikita nyo, mayroon siyang 12 hours at saka 24 hours na count. Yung nasa puti, yun na, 5, 6, 3, 6, 9, 12 doon. Yan yung 12 hours. Ito naman na nasa labas guys, yan o. Yan yung may 24, yung may 24 na to. Yan, itong may 24 yan. Yan ang 24 hours. Itong nasa loob, yung 5, 6, 9, 12. Andun sa taas ang 12 yan. Yan ang 12 hours. Ito naman guys na kulay blue, yan ang pinupos para makapag-set ng timer. Ng time kung anong gusto mong time mag-on siya. Ngayon guys, itong kulay blue na to guys. Kung napapansin nyo, yan. Pag pinos mo yan guys, may bilang yan guys, kada isang, tingnan nyo. Yan, yung kadang isa na yan guys, may count yan. Kada isang ganyan niya, may count. Ang count niyan is 15 minutes. Kasi kung mapapansin nyo guys, yan o. Ito, 2, 3, 4. Yung 2 and 4, ang pagitan niyan, 3. Tapos yung 2 and 3, ang pagitan, di ba, tatlong guhit. 1, may isang tatlong guhit yan, isang maliit, isang medyo mahaba, at isang maliit, bago mahaba na yung number 3 na yan. Ibig sabihin, kada isang guhit niyan, guys, kada isang blow, itong isang blow na to na pinupos, ito, is 15 minutes. Yan ang pagbabasyan mo kung paano ka magsisit ng time. 15 minutes ang count ng kada isang blow. Pag ipinos mo, naba, pinos mo ang dalawa, ang count niyan 30 minutes. Pag pinos mo ang tatlo, apat, magiging isang oras na yan. Ganyan. Tapos, ito naman guys, ito, yan, yung parang araw na yan. Pag dumating dyan guys, ito, halimbawa, ito, binaba ko to. Aba, itong binaba ko na to. Ano ba itong binaba ko na to? Pag dumating yan dito sa portion na to, dito sa parang ano na yan, parang araw na yan, mag-aano yan guys, dyan na mag-trigger yung timer, mag-on siya, mag-activate siya. Ngayon, kung ilang minutes yung binaba mo dito, pag dating dito, nag-on, pag maka-reach na rin yung binaba mo, mag-off na rin siya. Yan, ito ang andito ang trigger. Ngayon guys, ito naman guys, kung nakikita nyo, may tatlong posisyon. Mayroon siyang tatlong posisyon. Yung isa 1, yung isa clock, yung isa 0. Yung 1 in 0 guys, parang manual yan. Ngayon, pag gusto mong gumana itong timer, naka-activate, ilalagay mo doon sa clock, sa gitna, you know, diba nakikita natin. Yan. Ngayon, dito naman guys, sa kanyang terminal. Ito guys, na terminal niya, kung nakikita nyo yung sign na to, automatic, yan. Ito guys, lamp, yan. Kumbaga sa ano, yan yung coil niya, coil nung timer, ito. May N tsaka L, ibig sabihin, kailangan mo itong supplyan na L na, N tsaka L na to ng 220 volts, kasi 220 volts ang power na supply nito eh. Ayan guys, oh. 220 volts. 110, auto volts pala to guys. Auto volts, 110, 220. Napakaganda, auto volts pala nito. Ngayon guys, kailangan natin itong supplyan. Para gumana yung timer natin, kailangan natin supplyan to ng 220. Itong L tsaka E na to, line tsaka neutral.
Kung lain to lain, pwede naman dyan. Wala nang problema. Dito natin ilalagay, guys. Yung isang supply natin na galing breaker, tsaka yung isa naman galing dito. Ngayon, guys, mayroon siyang tatlong terminal pa natitira. 1, 2, 3. Ngayon, itong number 3 na, guys. Itong number 3, ito'y parang common niya. Kailangan kukuha ito ng linya. I-jump na lang natin to, guys, dito sa L. Ganyan, kasi may nerving na ako dito, guys. So, ito. Kung nakikita nyo, diba, ito yung natin, power, 220 volts, L tsaka N. Yung neutral natin, yung isang, yan yung diretso, papunta yan ngayon sa N. Dito sa N ng timer natin. Yung isa naman yan, yung karugtong naman yan, dumiretso naman yan doon sa ilaw natin. Yan ang magiging testing load natin, yung ilaw. Ayan o, yung isang linya niya, dire-diretso dito sa N. Tsaka ito naman, pumunta yung isang, pumunta doon, nakalop lang yan. Pumunta dito sa N. Neutral. Ngayon, punta tayo sa line. Sa L. Ito guys, yung L niya, yan, pumunta yan dito, pumunta sa L ng timer. Kasi meron na tayong neutral eh. Dito naman tayo sa line. Pumunta direkta dito sa timer. Tapos kung makikita nyo, may jumper, diba guys? May jumper yan. Para magkaroon tayo ng supply dito. Dito. Para pag mag-activate itong timer na to. Kasi yung isang wire natin, yung papunta sa load, dito yan papunta guys sa number 2. Dito sa number 2. Sa number 2 yung pupunta. Pag na-activate ngayon itong timer, magko-close yan ngayon guys. Papasok yan itong linya na kapasok dito. Ko-close yan, pupunta yan dito sa number 2. Magkakaroon na ngayon ng supply yung ating ilaw. Ito yung ilaw natin. Ngayon, pag nag-off naman yung timer, makakat yan, mamamatay ito ngayon. Kaya ito ang common natin guys, yung number 3. Ito ang common natin, yung number 3. Okay guys, gawin natin sa actual guys. Alright. Guys, ayan. Nagawa ko na ito kanina para mabilis. Ngayon guys, itong N tsaka L natin, ito ang power source natin. Ito yan ngayon. Itong breaker natin. Itong breaker. Yan ang power source natin. Itong breaker. Ngayon guys, una tayo ngayon sa N. Sa N tayo ngayon mag-una ito. Itong N, kung makikita nyo yung drawing, pumunta siya sa paggaling sa breaker, paggaling dito sa power supply, sa breaker, pumunta siya sa N ng timer. Ayan yung timer natin. Ayan, yung timer. Pumunta sa N ng timer natin. Ito yan ngayon guys. Ito. Yung neutral natin, bumaba, itong isang wire na to, pumunta siya sa N ng timer natin. Yan. Punta siya sa breaker, sa power source. Ngayon guys, yung isa naman nun, yung kadugtong nun, kasi na yan, isa lang yan. Yung isa nyan, tumuloy ngayon doon sa load natin. Dito sa ilaw natin. Ito yun ngayon guys. Ito ngayon, yung galing sa power source na neutral natin, tumuloy yan ngayon dito sa load natin, sa ilaw. Yan yung isa, yung kulay itim. Guys, nasusundan nyo ba? Tapos na ngayon tayo guys sa neutral natin. Tapos na tayo sa N. Punta ngayon tayo dun sa L. Yung L natin guys, tumuloy yan dito sa, pag mula dito sa power source, mula sa breaker, tumuloy muna siya sa L ng timer. Ito yan ngayon guys. Ito yung power source natin, yung breaker. Itong kulay blue. Simula dyan sa power source, sa breaker, pumunta siya dito ngayon sa letter L ng timer para mayroon siyang supply, para gumana kasi ito 220 volts to. Auto volts pala yan, 110 to 20 to 30, auto volts. Kailangan mo itong supply na timer na to para gumana. Kaya mayroon tayong supply dyan, ayan, yung neutral tsaka itong line L.
Okay guys, tapos na tayo sa power supply ng timer natin. Pupunta tayo ngayon dun guys sa load. Paano magkakasupply itong load natin? Kasi ito mayroon na itong buo na yung kanyang neutral natin, di ba? Galing yan. Direkta lang yan. Yung pagmula sa power source, yung neutral, direkta yan. Mula sa power source, dito, itong itim na ito, direkta agad yan dito sa load natin. Sa testing lamp. Ngayon, ang dito tayo, proceed tayo dito guys sa paano magkakaroon ito ng supply. Ngayon guys, itong ano natin, kung makikita nyo sa drawing, ayan o, naparare lang yan. Yung number 3 ng timer, itong number 3 ng timer, nag-connect yan dito sa linya din, galing yan ng power source. Ayan, kung nakikita nyo, naka-jumper lang guys, para mabilis yung ginawa ko, dinamper ko na lang dyan sa linya, na galing dito sa timer, dinamper ko na lang yan, napunta dito sa terminal number 3. Yan ang common. Yung number 3 na yan, kung nakikita nyo, yung number 3. Ngayon, pag pitik ng timer na to, magko-close to ngayon yung number 2 at number 3. Magkakaroon to ngayon ng ilaw na, magkakaroon to ng power na testing lamp natin. Iilaw siya ngayon. Okay, testingin natin ngayon guys ha. Ayan guys. Ibig sabihin, dalawang pa ang sinit ko. Ibig sabihin, 30 minutes. I-on natin yan guys. At saka pala guys, bago natin i-on, take note ha, dapat ito, dapat tandaan nyo, dapat ito is nakalagay doon sa oras, you know, yung parang orasan. Kasi 3 position yan, number 1, orasan, tsaka yung 0. Ngayon guys, mag-on akong magsisit tayo ngayon ng testing natin ngayon to guys na ginawa natin. Ngayon guys, naka-on na tong power supply natin guys. Yung breaker natin. Ibig sabihin may power na to. Punta dito sa timer natin. Take note pala guys, dapat pag kayo mag-set ng timer, dapat itong parang susi na to, nakalagay ito sa gitna doon sa clock. Sa clock na ano, drawing yun o. Kasi may tatlong position tayo. Yung number 1, tapos clock, tapos 0. Dapat andun tayo sa gitna. Okay guys, testing natin ngayon guys kung kailan nagagana tong ginawa natin na to. Ngayon guys, mag-set ako ngayon ng time. Naka-on na ngayon tong breaker natin. Take note pala guys, bago nyo iset to, dapat itong susi na to, nakalagay ito sa gitna, dyan sa clock position nya. Kasi yung mayroon itong 3 position, itong dito sa gilid, parang manual dyan, tsaka doon sa kabila, sa 0, 1 and 0, parang manual. Itong gitna, yan yung clock. Yan yung sa timer, kung gusto mong ipa-activate ang timer mo. Ngayon guys, magsisit tayo ngayon ng oras. Diba ang isang paa nya, is 15 minutes. Ngayon, magsisit tayo ng mga isang oras. Ayan, isang oras. Ibig sabihin, 15, isang oras. Dito tayo. Mali, dito. Sobra ng isa. Ayan. Itapos dito. Kasi 15, 30, isang oras, sobra ng isa. Kailangan apat pag isang oras. Ayan. Apat ang nilagay ko. Pang apat. Ayan guys, testingin natin guys kung gagana. I-manual natin para hindi matagal. Di, ibig sabihin naman ko, i-rotate ko na siya. Titestingin natin kung gagana talaga siya yung timer dun sa sinit natin. Ayan, umiikot yung timer. Ayan guys, umilaw siya ngayon. Ibig sabihin, umilaw siya doon ngayon sa sinagay natin yung set. Testing natin kung mamamatay siya doon sa sinit natin na set point na isang oras lang. Ikotin natin. Ayan, umikot. Ayan guys, namatay. Ibig sabihin, tama na ang connection natin. Tama itong
diagram na ginawa natin. Sundan nyo lang yan guys kung maka-encounter kayo ng gantong timer na Tibin SGL18D made in Germany. Analog timer. Tandaan nyo, pag nagsiset kayo guys nito, kada isang paan nito na binababaan nyo is, ang count nyan is 15 minutes. 15 minutes ang kada isang count. Sana nasundan nyo ang ginawa natin. Ito ang wiring diagram natin guys. Ito yung wiring connection natin. Sana nasundan nyo guys. At mayroon kayong natutunan na bagong kaalaman. Guys. Okay guys, maraming salamat sa inyong panonood. Sana may natutunan kayo muli. Sana huwag niyong kalimutang i-subscribe ang aking channel at i-share at i-like.